Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to The Interviewer, my very special guest, Sol Aragones. Sol, kumusta? Maraming salamat. Mabuti po, Tito Boy. Ito, napasabak sa isang matinding laban. How has the journey been so far pagdating sa politika? Masaya ang tatlong termino po sa Kongreso. Alam niyo naman kung gaano naging mahirap sa akin yung 2013 sa una kong laban. Hanggang, ang bilis pala ng panahon, tapos na. Feeling ko bitin pa. Ang dami ko pang gustong gawin. Pero masaya po ako dahil kahit pa paano yung mga ipinangako, kahit pa paano inibigay naman sa tao. 2013, halos 9 years? Nine years. Ano ang mga nabago at ano ang mga hindi nabago sa'yo? Hindi po nabago yung soul na dating reporter. Ito pa rin ako. Walang pinagbago sa nararamdaman, sa mga naiisip ko, at sa buong pagkatao ko. Ang nabago, mas lumalim yung nakita ko kasi lalo yung problema ng mga tao. Kung noon nagbabalita ako, ikinikwento ko yung buhay nila. Dahil nag-immerse ako, mas nakita at naramdaman ko yung pangangailangan nila. Mas lumalim yung connection ko kung paano tulungan yung mga tao. Sino ang mga taong ito? Ang mga taong ito, Tito Boy, yung nangangailangang ipa-opera ang mata sa katarata. Ang mga batang nangangarap na maging scholar at makapagtapos ng pag-aaral. Ang mga dialysis patients na nangarap na magkaroon ng isang dialysis center. Ito po yung mga tao na natulungan natin kasi kung may isang bagay, Tito Boy, sa journey na ito na tatanawin ko na nagkaroon ako ng fulfillment, yung pangako ko noong 2013 na makapagpatayo ng isang dialysis center sa 3rd District ng Laguna, nakatayo na ngayon at pinapakinabangan na ng aking mga kababayan. Mga pangako na natupad at mga pangako na sana'y matutupad pa kung may oras. Tama po, Tito Boy. Marami pa ako sanang gustong gawin. Gusto kong magpatayo ng eye center. Ang East Avenue ay merong isa sa pinakamagandang eye center dito sa Pilipinas. Gusto ko rin sana na magkaroon pa noon sa 3rd District ng Laguna, pero natapos na. Pero alam ko naman na lahat ng bayagay ay may pagpapatuloy at may bagong kabanata. Bilang mamamahayag, tayo'y nakakakita ng mga bagay-bagay at ito'y ibinabahagi natin sa sambayanan. Nakikita natin ang hirap, nakikita natin ang mga kalamidad, nakikita natin ang mga masasayang sandali sa buhay ng ating mga kababayan. At yan ay binabahagi natin sa tao. Pagdating sa politika, ito'y iba. Sabi mo nga, in your words, nag-immerse ka at naging bahagi ka ng mga nakikita natin bilang reporters at mamamahayag. But aside from that experience of having been in broadcast and in politics, ano talaga yung pagkakaiba nila? Ang pagkakaiba ng pagiging isang reporter, unang-una, tama ka, Tito, no? Nagkikwento ka ng buhay nila. Nakikita mo ito sa isang general na perspektibo. Pero ang malaking pagkakaiba pag politiko ka, nahahawakan mo na to. Mas naririnig mo, mas nakikita, mas naiisip mo kung ano yung solusyon na pwede mong gawin para sa kanila. I think, kokoonti yung pagkakaiba, Tito Boyo, hindi masyadong malaki. Kasi noon sabi nila, ano ba ang pagkakaiba ng pagiging isang reporter sa isang politiko? Nung reporter, nagkikwento ako. At sa paraan ng pagkikwento, iniisip ko na may mga institusyon na makakarinig para tulungan ng mga taong ito. Ngayon, bahagi ka na ng institusyon na yon na babago sa buhay nila. Tito Boy, ano to eh, kapag nagawa mo isang storya ng isang kwento ng buhay ng tao, tomorrow is another day. Pero dito, hindi ka bibitaw. Kapag may isang tao na lumapit sa akin na ipapa-opera ang mata sa katarata, hindi natatapos na tinulungan ko lang siya. Kailangan mula sa pagpasok sa ospital, alam kong nandoon na siya.
At kapag anong kailangan gamot ang kailangan ipatak sa mata matapos ang operasyon, kailangan alam ko kung may pambili ng gamot ang taong yon. Kailangan alam ko rin na nakalabas na siya ng ospital at kailangan alam ko rin kung okay na siya at nakakita. Tulad din na isang reporter, susundan mo yung kwento ng buhay nila at gagawan mo ng kwento. Pero ito, susundan mo ang buhay nila na bahagi ka ng kwento nila hanggang magtapos ito at magtagumpay. Madalas, pag pinag-uusapan ang politika, sinasabi sa amin na nasa labas ang politika, madumi ang politika. Is it? Sa tingin ko, hindi madumi ang politika. Medyo masakit din ang paratang na yon, ano po, Tito Boy. Pagtingin sa'yo, politika, politiko ka, madumi ka, no? Mas gusto ko siyang tingnan o nakita ko siya sa isang ibang perspektibo. Ibang lente. Ibang lente ang nakita ko. Sa politika, binigyan ka ng kapangyarihan. Kapangyarihan, pero nasa tao kung paano mo gagamitin ang kapangyarihan yon para magbigay ng impluwensya at magbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng pagtulong sa maraming tao. Alam mo, Tito Boy, ang pagiging reporter ko, malaki ang naitulong sa akin. Dati ho akong health reporter, 7 taon. Lahat ng kwentong nakita ko doon, ito rin ang kwentong nakita ko pagbaba ko sa distrito namin. At tiningnan ko at humanap ako ng paraan, mga dati kong na-interview, nilalapitan natin, lahat ng pwedeng hinga ng tulong para tulungan yung mga kwentong yon. May isa pang linya na madalas naririnig namin. Mag-ingat ka kung ika'y papasok sa politika. Dahil sa ayaw mo't gusto, lalamunin ka ng sistema. Anong ginawa mo na hindi ka kinain ng sistema? Hindi ko po kinalimutan ang dahilan kung bakit ako nagbitaw bilang reporter at tumalon sa isang pagiging politiko. Importante ang malinaw sa isip mo yung purpose kung bakit ka nandun. Sa panahong makakalimutan mo na yon at talagang ma-overwhelm ka sa kapangyarihan at lahat ng meron ito, baka makalimutan mo na rin yung serbisyong dapat ibigay mo sa tao. Bit-bit ko, Tito Boy, sa pagiging politiko ang natutunan ko nung reporter ako. Hanggang ngayon na magtatapos ang termino ko, hindi na bago yung pagkataon ng isang sol na laging handang tumulong hanggat kaya ko gagawin ko para sa mga kababayan ko. At hindi ka bumitaw doon sa sol na kilala namin? Hindi po ako bumitaw doon. Yung sol noon ay ang sol pa rin ngayon. Let's talk about political parties. Dahil ikay nag-umpisa nasyonalista, napunta ka sa una, PDP Laban, and now you're back with the Nationalist Party. Tama. O, nagsimula ako sa una, tapos naging PDP po, tapos ngayon po ay nationalista. Why the change of political parties? So, Tito Boy, alam mo, kapag politiko ka, maraming nangyayari in between. Ano? So, ang pinakamagandang gawin mo sa pagdidesisyon ay kung anong makakabuti para sa'yo at sa mga nasasakupan mo. Ganun po ako magdesisyon. If you have it your way, would you rather have a two-party system or a multi-party system? Okay na po ako sa sistema na meron ngayon ng party system. Yung multi-party system. Multi-party system, no? Importanteng may choice din yung politiko kung saan siya sasama. Ito yung magiging katuwang niya sa paglilingkod na ito. So, gusto ko yung multi-party system. Does it have anything to do with political survival? So, ang ibig kong sabihin, lumilipat ang mga politiko, lalo na, hindi naman lahat, pero lalo na ang nasa lokal. Dahil kung hindi ka naman sasanib at sasali sa halimbawa administrasyon, ay wala ka naman mga proyekto halimbawa sa lokal na iyong that you represent. Is that the sense of it? Isang bahagi lang po ito, pero hindi ito yung kabuuan. Isang katotohanan naman na kapag ikaw ay kapartido ng nasa posisyon ay malaking bagay. Pero hindi ko naman siya tinitingnan bilang advantage para sa sarili ko. Advantage ito para sa mga nasasakupan ko, kung anong pwede kong mahingi pang proyekto para sa mga ito. Hindi naman para sa akin, kundi para sa nasasakupan. And in the process, that's why you change political parties. Dahil ang iniisip mo ang constituents. Tama po. Na kinasasakupan ni Sol Aragones. Do you consult with your constituents when you're about to change, halimbawa, political affiliation? Nagkukonsult po tayo dun sa ating mga leader.
At ipinapaalam ko rin po sa kanila, kailangan kong gawin. May mga bagay sa buhay na kailangan mong gawin, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa kung anong makakabuti sa constituents. Alam mo naman, Sol, na napaka-init ng pag-uusap tungkol sa political turncoatism, itong ideolohiya na dapat meron ang mga political parties. What comes to mind pag itong mga bagay na ito ay pinag-uusapan? Ang katotohanan, may partido, anuman ang partido. Mas nakafocus kasi ako kung ano ba yung magagawa ko para sa tao? Okay. Ano ba yung kailangan nila at paano ko makakatulong? Mas doon po ako nakatingin. 9 years in Congress, masasabi mo bang mas maayos ang buhay ng iyong constituents dahil sa serbisyo mo? Ginawa ko po ang lahat, Tito Boy. Ano po? Bilang respeto sa nauna sa aking congressman, ginawa rin niya yung best niya. At ginawa ko rin po yung best ko, Tito Boy. Walang araw na lumilipas na hindi ako nag-iisip kung saan ako hahanap ng proyekto at paano sila pwedeng tulungan. Walang araw na hindi ko pinapaalala sa mga staff ko, kailangan yung maging mabait, makipag-usap, makisalamuha para sa mga tao. Of course, hindi ho kami perpekto, marami kami natutunan sa journey na ito. Pero kung may isang bagay ako na tatanawin dito, alam kong ginawa ko ang lahat para sa kanila. Yan ang kinakatigan mo. Lahat ng best ko ibinigay ko dito para sa aking distrito. Sol, as a public servant, ano yung mga moments na tama itong desisyong ginawa ko? At ano yung mga moments na is this worth it? Marami, Tito Boy. Minsan kapag masyadong masakit ang paratang ng ibang tao. Minsan, at ano ang pinakamasakit na paratang na ibinigay sa'yo? Yung po ngayon na tumatakbo ako na gobernador, ano po. Ang pangarap ko naman, ako naman po, Tito Boy, from the start, 9 years, tumakbo ako. Kailanman hindi ako nanira. Hindi ko kasi style yon. Ang training ng isang reporter, kailangan maging patas ka. At kailangan magsabi ka ng katotohanan. Kung hindi totoo, hindi ko naman sasabihin eh. At may humingi sa akin ng tulong, hindi ko naman bubulahin na kaya ko ibigay kung hindi naman. So ang pinakamasakit ho na sinasabi sa akin ng kalaban ko ngayon, hindi ko raw kaya magpatayo ng isang tertiary hospital sa Laguna. Dahil una, ito ho ang platapormang sinasabi ko, pangarap ko, Tito Boy, na magpatayo ng isang tertiary hospital sa Laguna dahil hanggang ngayon ay wala pang tertiary hospital. Isang hospital na kumpleto sa gamit, may dialysis center, may MRI, may CT scan, kumpleto ang test lalo na sa mga senior citizen, kumpleto ang gamot. Dahil ito rin po ang kwento na nakalap ko sa pag-research ko bago ako tumakbong gobernador, kailangan ng Laguna ng isang ospital na kumpleto sa gamit. Ang sabi ng kalaban ko, suntok sa buwan na makapagpatayo ako ng isang tertiary hospital. Bakit daw 9 years ako na naging congressman, hindi ako nakapagpatayo ng tertiary hospital? Ang sagot ko naman doon, Tito Boy, unang-una, ako ay congressman ng 3rd District ng Laguna. Limitado ang aking budget at ang responsibilidad ko ay ang 3rd District ng Laguna. Ang kailangan ng 3rd District ng Laguna Dialysis Center, pinatayo ko. Ang responsibilidad ng gobernador ay magpatayo ng isang tertiary hospital. Mapagbigyan ako ng pagkakataon na maging governor, gagawin ko po yun. Gaya ho ng speech ko nung nakaraang rally ko, ang sabi ko, medyo naging emotional din ako. Sabi ko po, hindi ho suntok sa buwan yan na kaya kong ipatayo. Laki ho ako sa hirap. Sanay ho akong gumapang para sa pangarap ko. At kung ito yung kailangan ng mga kababayan ko na hindi na kailangan pang pumunta sa ibang bayan kapag kumpletong kagamitan sa ospital ang kailangan, kung kailangan kong itong igapang para sa pangarap nila na magkaroon ng tertiary hospital, igagapang ko ho ito. At sanay po ako doon. Sanay akong maghirap bago ko makamit yung tagumpay. Tinatawaran ang iyong kakayanan. Nanghihina ka? Hindi po. Siguro naging bahagi na ho ng kwento ng buhay ng Sol Aragones na laging tinatawaran ang kakayahan. Pero habang tinatawaran ang kakayahan ko, lalong lumalakas ang loob ko. Dahil sinasabi ko na, sige na, hamakin niyo na ako. Hamakin niyo na ako. Pero kailanman ay hindi mabubura ng pangahamak ninyo ang totoong nararamdaman, ang totoong gusto kong gawin para dito sa Laguna. Ano naman yung mga pagkakataon, Sol, na sinasabi mo yung sa iyong sarili, tama itong pinasok ko? Kapag nakikita ko po yung mga tao na nagsasabi na
So nahihirapan na kami. Kailangan namin, babalikan ko lang ho yung ospital. Nahihirapan na kami na kapag kailangan namin ng pasilidad na maayos, pupunta pa kami sa ibang bayan. Sol, kailangan sana naman mapakinggan kami. Magkaroon kami ng representasyon sa gobyernong ito. Sabi ko, tama nga. Kailangan kong ituloy ang laban na ito. It is not inexpensive to run a campaign, lalo na sa pagiging gobernador. Marami kang pera, Sol? Hindi po. Wala po akong maraming pera. Pag pinag-uusapan, nagiging emosyonal ako pagdating sa pera. Ewan ko nga, ang lakas din talaga ng loob ko. Ano po, wala ho ako masyadong pera. Ang pera ko po ay tama lang. Hindi ko rin naman sasabihin kung wala. Dahil hindi naman makatotohanan yon na kahit papaano nakaipon na yun ng konti. Pero yun ho ay sapat lamang para sa isang distrito. Ano po? Tito Boy, ang katotohanan, mahirap ang bawat araw na dinadaanan ko. Mahirap itawid ang bawat araw na hindi ko alam kung may gagastusin pa. Pero sabi ko, laban lang, Sol. Dahil salamat ho sa Diyos, maraming tumutulong. Minsan sabi ng staff ko, pakain ho kaya natin ganito sa mga tao. Sabi mo, pasensya na, tinapay na lang at tubig ang ipakain kasi hindi natin kayang gumastos ng madami. Pero alam mo, Tito Boy, sa bawat araw na kapos na, ang bait ng Panginoon, nagdadasalo ko sa gabi. Sabi ko, sana, alam niyo ho yung laman ng puso ko. Na sincere akong gustong tumulong. Sana ho ay maitawid ko ito. Nakakatawid naman po kahit papaano at 2 linggo na lang. Hinahamak din ho ako nila at sinasabi na mahihirapang manalo si Sol kasi wala naman siyang pera na sapat para dito. Tao lang naman ho ako na minsan na ang hihina din na paano nga wala na bukas. Pero sandali lang yon Tito Boy, nilalabanan ko yon. At babalik pa rin ako dun sa iniisip ko na alam mo ang dahilan mo kung bakit ka nandito at lumaban. How easy, how difficult was it to decide on running for governor? Napakahirap po, Tito Boy. Maraming gabi na pinag-isipan ko ito. Maraming gabi na umiyak ako at inisip ko kung itutuloy ko ito. Pero ako ho talaga, lagi ako naniniwala doon sa tadhana. At nung nagdasalo ko sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, itutuloy ko na po ba ito? Humihingi ako ng mga senyales. At nakita ko po ang mga senyales na yon, tumuloy po ako. Ano ang mga senyales na ito? May mga sitwasyon po akong hinintay na mangyari. At nangyari naman po. Diretsang tanong, how do you fight an incumbent? Mahirap labanan ng incumbent, Tito Boy. Mahirap dahil wala kang kasing dami ng resources na meron ka. Wala kang kasing raming tao na meron siya. Tito Boy, ako kandidato. Usually yung kandidato, speech, mangangamay ka sa tao. Ito hindi ho eh. Sa gabi, pinaplano ko ho yung bukas. Of course, marami hong tumutulong sa amin. May campaign manager din po ako at ang buong team ko nandyan. Pero Tito Boy, kakwarenta lang kami. Kakwarenta lang kami na umiikot sa botante na 2 million sa buong Laguna. Ako ho nagko-conceptualize ng gagawin sa bawat araw. Nagpaplano bukas, nag-aayos ng budget, nagpa-fundraising, nagmo-motorcade pero nagte-text ng fundraising. Mahirap. Hindi ho ito walk in the park na ideal na sitwasyon ng isang kandidato. Pero kapag nakikita ko yung dami ng volunteers na naniniwala sa akin, sama kami sa iyo, Sol. Kahit basta naniniwala kami sa iyo, laban lang. Marami nang hihingi ng tarpaulin, kaya lang wala na ako maibigay. Ang dami nang hihingi ng t-shirt, kaya lang naghihintay pa ng sponsor. Maraming bagay na alam kong kulang kasi ito lang yung kaya ko. Pero ang sabi ko, ilalaban ko hanggang dulo to. At kung ito ang gusto ng Panginoon sa akin, at kapag naramdaman ng mga tao na ang laban ko ay laban ng puso, mananalo tayo. At saray ka dito, this is familiar territory. Ito yung pinagdaanan mo noong 2013. Ang kwento ng buhay mo ay kwento ng hirap.
So this is not a strange place for you. Tama ka, Tito Boy. Nung lumaban ako ng 2013 na congressman, going third term din yung kalaban ko. Ganito rin ang sitwasyon. Pero mas mahirap ngayon kasi mas malaki ang lugar. Mas marami ang botante. Ang botante ho namin doon, more than 200,000 nung congressman ako. Ngayon po, 2 milyon. Marami pa akong lugar na hindi nararating. Kaya sa social media, lahat ginagamit namin ito para kahit papaano magkaroon ng awareness po sa akin. Ano ang nais sabihin mo sa iyong mga kababayan sa Laguna? Ang gusto kong sabihin sa kanila, Tito Boy, ilalaban ko sila. Pagtulungan na ako ng kahit sino, apihin nyo na ako, laitin nyo na wala na akong ibubuga hanggang dulo, sabihin nyo na yan. Pero hindi ko isusuko yung pangarap ko para sa kanila. Kasi feeling ko, deserve ng Laguna ang maayos na ospital, maayos na health system para sa kanila. Hindi ko sinasabing mas magaling ako. I'm sure may sarili rin galing ang incumbent governor po ngayon. Pero gusto ko lang sabihin na ito ang nasa puso ko at ito ang gagawin ko. Sa mga nagsasabing ang lakas ng loob mo, Sol Aragones, anong nais mong sabihin sa kanila? Malakas po talaga ang loob ko, tama kayo. Dahil kapag may gusto kong gawin, Tito Boy, hindi ko tinitigilan, hindi ko sinusukuan. Hindi na ho ito para sa akin, kundi para sa Laguna. May panahon noon, in the past, there was fake news that you were dead. How did you manage that? Noong una ho, umiyak ako, nasaktan ako. Medyo ganun ako, Tito Boy, pasensya na ho kayo, emotional talaga ako. Tapos pumasok sa isip ko, reporter ka, Sol, hindi ka pumapayag sa maling balita. Nag-live po ako noon at sinabi ko ang katotohanan. Kasi Tito Boy, may mga bagay na pwedeng palampasin. Pero kapag yung anak ko umiiyak at iniisip niyang baka patay na ang nanay niya, nag-iisa ko yung anak ko. Kapag yung nanay ko, takot, nakakala patay na yung anak niya, sabi ko, hindi biro to. Huwag niyo naman akong ganituhin. Sinasabi, lumaban na lang kayo ng patas, pero hindi sa ganitong punto. Pandemya, what was your most important lesson? Kailangan mong maghanda. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. During the pandemic, Sol, isa sa mga pinaka-importanteng leksyon na natutunan ko ay, sabi nga ni Bill Gates, we were confronted with our own finitude. Sa simpleng pananalita, na-realize natin na lahat tayo mamamatay. So the resolve as to whether you're going to be a better person, a kinder one, a more compassionate one, belongs to you. Ikaw as a public official, as a public servant, and knowing your finitude, ano ang iyong naging reaksyon? Knowing na ikay hindi magtatagal sa mundo, knowing na tayong lahat ay may katapusan, while serving the public, ano ang pumasok sa iyong isipan? Isang tanong, Tito Boy. Ang pumasok sa isip ko noon, nagawa ko na ba lahat para sa tao? Meron ba akong hindi mga natulungan? Meron ba akong nakalimutan? Ano pa yung mali ko? Ano pa yung dapat mas ginawa kong maganda? Yun ho yung mga tanong na pumasok sa isip ko. At ang sarap pag-isipan, ang sarap sagutin, and then ang sarap lumabas doon, and then decide what you can do better for others. Tama po. Anong yung dasal ngayon? Ang dasal ko, Tito Boy, manalo kong governor. At ang dasal ko ngayon, sabi ko, hindi lang ho ngayon, tuwing gabi, Panginoon, magbigyan niyo na ho ako dito. Kung mapagbibigyan niyo po ako dito sa awa ng Diyos, kung para sa akin ito, pangako ko po sa inyo, tutuparin ko ang tertiary hospital. Paulit-ulit ko pong sinasabi yon, Tito Boy. Dahil nung reporter ako, 7 years, health reporter, nakita ko na lahat ng horror stories sa iba't ibang ospital. At gusto ko na isang maayos na health system para po sa Laguna. Nalulungkot ako kapag mahirap ka na. Ipinaparamdam pa sa yung mahirap ka, nakakaawa. Isa sa mga huling katanungan, Sol. Complete the statement. I am Sol Aragones and... I am a fighter. May laban ka bang aatrasan? Wala po, Tito Boy. Wala akong labang inaatrasan. Pero ang ugali ko, Tito Boy, sa una tatahimik lang ako. Hanggat alam ko ang katotohanan. Pero kapag lumampas ka, lalaban ako.
hindi ako mananahimik. Gaya pa rin ng dugo ng isang reporter, hindi ako papayag sa kasinungalingan, pero tatayuan ko ang katotohanan. Tumawa naman tayo ng konti, Sol, bilang pagtatapos. Ito na may para katuwaan lamang. Sol Aragones, is that lights on or lights off and why? Lights off. Masayang mag-isip kapag madilim. Best time for sex and why? Any time of the day. Oh. Wala namang sinasabi. Ang damdamin naman ay hindi nagdidikta ng oras. Yes or no, does size matter? It does. Oh, it does talaga! Oh my God, Tito Boy, it does. Okay. Okay, I will not even say why. Oh, wag is, na. It, is it sex or chocolates? Both. Can you explain why? Both are sweet. Okay. Sex or being governor of Laguna? Hirap nun ah. Uy, governor naman, Tito. Okay. Governor. Last question. You are at the pearly gates and God is there. And He says, my daughter, Sol, ano ang pinakamagandang bagay na nagawa mo para sa akin? Anong sasabihin mo sa Panginoong Diyos? Hindi ko po tinalikuran ang mga nangangailangan. Sa lahat po ng role na ibinigay niyo sa akin, ginampanan ko po ito ng maayos. Maraming salamat. Thank you very much, buddy. Mabuhay ka and God bless. Thank you. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking.